Lahat tayo ay nagagalit, maging ito man ay isang hindi pagkakaintindihan sa isang malapit na kaibigan, nainis sa katrabaho, tampuhan sa kapamilya at iba pa. Gayunpaman, ang galit ay hindi isang kasiyasiyang karanasan. Hindi man ito kasiyasiya, ngunit isa pa din ito sa parte ng pagiging tao. Ang tanong, paano nga ba natin malilimitahan ang ating pagkagalit? Una rito, kung sa tingin mo ay unti-unti ka nang naiinis, mabuting alisin ang iyong sarili mula sa sitwasyon na nagdudulot ng inis sa iyo. Huminga ng malalim at magbilang mula 1 hanggang 10. Ang pamamaraang ito ay pinakamainam upang mapigilan ang mga di inaasahang pagtugon sa isang sitwasyon. Ito rin ay ginagamit na paraan upang magkaroon ng sapat na pagkakataong mag-isip ng mabuti bago magdesisyon. Ang pangalawa, alamin at lumayo sa mga bagay na alam mong pagmumulan ng iyong pagkainis. Ang isang mabuting paraan upang huwag humantong sa galit ay unang-una, iwasan talagang magalit. Kung alam mong nai-stress ka sa bumper-to-bumper na traffic, subukan magmaneho ng bago o pagkatapos ng rush hour. Kung balisa ka sa umaga, huwag magsimula ng nakaka-stress na pag-uusap sa iyong asawa hanggang sa matapos ang pagkakape mo sa umaga. Hindi mo mapipigilan ang bawat pag-trigger ng iyong galit. Ngunit, ang pag-iintindi at pagkokontrol ay malaking tulong sa pagbawas ng iyong galit at stress. Ang pangatlo, makinig sa mga musika. Hayaan ang musika na ilayo ka mula sa iyong damdamin. Ilagay sa iyong tenga ang mga earphones at makinig sandali sa iyong paboritong musika. Anumang klase ng musika ay makakatulong sa pagbawas ng nararamdamang galit. Ito ay para lamang ilayo ka sa maaaring pagkainis mo. Ang pang-apat, dapat matutunan kung paanong mag-relax. Narito ang ilang mga tricks upang mapalamig ang init ng iyong ulo. Ito ay maaaring magamit sa susunod na maramdaman mong malapit ka ng magalit ng husto. Halimbawa, ang malalim na paghinga ay isang simpleng pamamaraan na maaaring gumana ng maayos upang mapagaan ang galit. Upang magawa ito, huminga o mag-inhale ng dahan-dahan sa pamamagitan ng iyong ilong. Hold your breath ng ilang segundo. At pagkatapos ay huminga, exhale, sa pamamagitan ng iyong bibig. Nakakatulong ito na mapigilan ang mabilis na emosyon na nararamdaman ng isang taong galit. Ugaliin ang mga diskarteng ito araw-araw. Mas magiging natural ang pakiramdam habang tumatagal. Ang panglima, change your mindset. Minsan, ang mga tao ay maaaring gumawa ng isang nakakabahalang pag-uusap na mas nakaka-stress sa kung mayroon kang isang negatibong pananaw. Minsan, dahil sa inyong pinag-uusapan, normal na may pangunahing emosyon na lalabas sa taong makakarinig nito. Isa na nga rito ang pagkainis. Mabuting subukan na tignan ang issue sa pamamagitan ng isa pang pananaw. Kadalasan, ang mga negatibong kaisipan ay maaaring gawing mas malala ang lahat. Ugaliing tanungin ang iyong sarili kung ikaw ay isang negative thinker, isang positive thinker o isang realist. Ang pang-anim, huwag magtanim ng sama ng loob. Huwag sayangin ang iyong oras sa galit tungkol sa mga kaganapan na hindi na mababago. Mas pahihirapan ito ang iyong buhay sa pang-araw-araw na batayan. Pero kung ang taong nasa isip mo ay talagang kinaiinisan mo, mabuting huwag mo na itong isipin. Sa halip, ituon ang iyong enerhiya sa kung paano mo mapapasaya ang iyong sarili. Pang-pito, ngumiti. Napakasimple ng trick na ito.
kailangan mo lang umiti kapag ang galit mo ay sumiklab. Ang huling bagay na nais ng karamihan sa mga tao na gawin ay ang ngiti. Gayunpaman, ang nakangiti ay nakakapagpababa ng tugon sa stress ng iyong katawan habang tinatanggal ang nararamdamang galit. At ang pangwalo, tignan ang kapaligiran. Subukang baguhin ang iyong paligid kung regular kang nagagalit sa parehong mga lugar. Kung sa tingin mo ang pagtaas ng galit ay nakaugnay sa isang lugar, halimbawa nito, lugar kung saan ka nagtatrabaho, o kaya naman sa gym, tanungin ang iyong sarili sa mga katanungang ito. Gusto ko ba ang mga tao dito? Gusto ko ba ang ginagawa ko habang narito ako? Kung ang sagot mo ay hindi, maaaring kailangan mong maghanap ng bagong lugar kung saan sa tingin mo ay hindi gaanong makakatrigger ng pagkainit ng ulo sa iyo. Tandaan, napaka-importante na mapangalagaan ang ating mental health dahil sa isip natin nagsisimula ang lahat ng bagay na maaaring gumawa ng malaking resulta sa hinaharap.